passport, pupunta na ako ng ibang bansa. At syempre, excited ako kasi po. Today is already 5 o'clock in the morning and I'm preparing something or some documents for my appointment. So just keep on watching if you wanna know how my appointment goes on. Para din alam nyo ang gagawin nyo kapag kayo na ang gumawa ng appointment nyo sa passport, okay? Swifty on the beat, panty droppers, lady. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na, muli tayong magsasama. Pangako na, di ka na maghihintay. Hindi ka na malulungkot, malapit ako. Baby, pauwi na ako. Ako'y pauwi na. Baby, pauwi na ako. Miss na kita, baby, pauwi na. Alright guys, so ito na nga, kakatapos ko lang. Kakatapos na actually ng appointment ko dun sa passport ko. Medyo matagal-tagal siya. Actually, naghintay ako almost 2 hours. Oh my God. Hindi naman ganun kahirap yung pilahan dito kasi talagang maganda yung proseso nila. Pang mabilisan. Ganon. Tapos, makukuha ko na sa July 20 ang aking passport. So ito guys, meron akong nagulong mo nag ano. Oh my God. Meron na akong receipt. Nakukunin ko sa LBC ang aking passport. Look. Okay. So, ngayon, ang gagawin namin ay pauwi na kami. Ayan. So, kung nakikita nyo naman. Ayan. Hello, Walter Mart. Paniki. Nasa paniki po kami ngayon, ma. Actually, mainit. So, kailangan mo natin lumilim. Sige lang. Ayan guys, medyo mainit pero kaya to. Ayan. So, gutom na po itong aking kasama. Pwede ba iking maranop? Maranop na ako talaga guys. Gutom na talaga ako. Ayan. Medyo matagal pa yung sasak. Ayan, Diyos ko dahil. Namamatay na ako sa gutom dahil. Wala pa akong kinakain dahil wala kami umaga dahil. Namatay? Meron dahil, konti lang. Payless lang dahil. Noodles lang. Nag-diet kasi ako dahil eh. Kaya mapumet naman na ako. Wow, tignan mo yung ano yan, Chan. Wow. Ducks. Parang bibe. May tatlong bibe akong nakita. Ganon. Ay, Diyos ko dahil talaga napakainit dahil masahin yung pearl ako sa mukha dahil. Ano, pearl ako dahil. Ang pamanggawan. So, ayan, sa wakas meron na kaming bus na masasakyan. Ay, ako bet. Oh, mukhang puno talaga guys. So, mag-iintay na naman tayo panibagong bus. So, ano na lang. Matuloy ko lang actually. Kakaulang pa. Kumulang pa hanggang ngayon. So, regarding doon sa appointment ko kanina na pumunta ako sa paniki. Actually, medyo matinit at matagal-tagal na kami maghintay na kami masasakyan. Finally, I got this. Ta-da! So, ito yung aking reference para kung sakasakaling makakaroon na sa LBC yung aking passport. Then, ito lang ipapakita ko guys. Then, I will have it. So, kakaroon na talaga ang passport. Wow! Instruction o yung mga documents na kailangan mo kapag pumunta ka doon. Kailangan mo lang ng Xerox ng yung valid ID. Isip ko lang naman yung mga requirements para makapagpa-appointment ka. Of course, you need to have an online appointment and pay your pay the fee through 7-Eleven or any types of payment that you can do. And ngayon, para makuha mo, or of course, para mapuntahan mo yung lugar, kailangan may email na ma-send sa'yo. So, dun sa email, kailangan may matikita kang ganito. Ayan. And then, you should also see like this. Kasi yung dalawang importante ito guys, ito yung kailangan mong ipa-photocopy bago mo makuha o bago ka makapagpa-appointment ng passport. And you also need to have your, of course, birth certificate, the new copy of the Philippine Statistics Authority or PSA. So hindi na po siya NSO guys. And then, that's all. Yan lang yung mga kailangan mo. Of course, kaya nga sabi ko kanina, Xerox ng valid ID mo. Napaka-importante yun. So, depende din kung ilang araw ang pinili mo kung ipapa-expedite mo yung delivery. Doon sa pinuntahan ko sa Kaliti, hindi sila, kumbaga,
hindi sila nagpapa-appointment na ipipick up mo dun sa mismong branch ng DFA doon. So, on-deliver lang talaga sila kung saan mo gustong sa LBC o sa JRS, kahit saan. Pwede din door-to-door mismo sa bahay niya. So, it's up to you guys. Sana nakatulong ko sa inyo para magkaroon kayo na knowledge about how you can do your appointment to your password. Of course, to have a password. Siguro nga how? Thanks a